Naniniwala kami na ang mga pangunahing alituntunin at ordinansa ng Ebanghelyo ay una, pananampalataya sa Panginoong Hesukristo, pangalawa, pagsisisi, pangatlo, pagbibinyag sa pamamagitan ng paglulubog para sa kapatawaran ng mga kasalanan, pang-apat, pagpapatong ng mga kamay para sa kaloob ng Espiritu Santo. Yun yung napaka-importante rin na para sa plano ng kaligtasan. Kailangan tayong magkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Siyempre magsisi rin tayo sa mga nagagawa natin mga pagkakasala. At maniwala sa mga misyonary nang sa ganun mas maintindihan natin kung paano tayo nabuhay dito sa lupa at kung paano rin tayo na muling makabalik sa piling ng ating Ama sa Langit. Napaka-importante nung naparito ng ating Panginoong Hesukristo sa lupa para malaman natin yung dapat natin gawin. Siya ay nagpabinyag rin kay Apostol Juan nang sa ganun ay mayroon tayong gabay o malaman natin yung pwede natin gawin para sa plano ng kaligtasan. At gusto ko lang din na magbasa sa dito sa scripture na lalo na sa panahon natin ngayon na naharap tayo sa problema o yung COVID, di ba? Yung COVID virus. Na ito yung related din sa ating panahon na nakakaranas tayo ng hirap sa sakit at maraming nawalan ng trabaho. Sabi niya, ilang taon na ang nakararaan, sinabi ni Pangulong Marion G. Romney na lahat ng kalalakihan at kababaihan, pati na ang pinakamatatapat ay magkakaroon ng paghihirap at dalamhati sa kanilang buhay dahil sa mga salita ni Prophet Joseph Smith. Kailangang magdanas ng hirap ang mga tao upang maakyat nila ang bundok ng Sayon at mapadakila sa kalangitan. At pagkatapos ay sinabi ni Pangulong Romney, hindi ibig sabihin ay gustong gusto nating magdusa, iniiwasan natin ang lahat ng kaya nating iwasan. Gayunman, alam na natin ngayon at nalaman nating lahat nang piliin nating pumarito sa mortalidad, nasusubukan tayo rito at daranas ng matinding hirap at dalamhati. Bukod pa rito, ang plano ng Ama na patunayan at padalisayin ang kanyang mga anak ay saklaw ang tagabagligtas mismo ang pagdurusan pinili niyang tiisin at talagang tiniis niya ay katumbas ng pinagsama-samang pagdurusa ng lahat ng lalaki at babae sa lahat ng dako, nanginginig at nilalabasan ng dugo at ipinagdarasal na huwag nang uminom mula sa saro. Sinabi niya, ininom ko at tinapos ang aking paghahanda para sa mga anak ng tao. Makikita po yan sa Doktrina at Mga Tipan, chapter 19, verse 18 to 19. Sa ating panahon na
bilang tao, mortalidad, na bahagi pa rin talaga yung hirap ng buhay na nararanasan natin, yung karamdaman, mga hirap, ito ngayon yung COVID virus na dumating. Buti itong lugar natin na kahit papaano na nawalan ng na hindi naman umabot yung sakit dito sa ating lugar. At isang daan din yan na yung mga leader sa gobyerno natin, yung mga may kayaan na tumulong, ay talaga namang nandiyan sila para tulungan yung mga naghihirap. At lalo na yung ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa huling araw, na nandiyan yung full support ng tulong para doon sa mga miyembro o sa mga nagdaranas ng hirap. Alam ko na nandiyan ang simbahan na hindi rin na nagpapabaya para tulungan yung mga naghihirap. Sabi niya, hangaring iwaksi ang takot. Kung ang ating pananampalataya at pag-asa ay nakaangkla kay Kristo sa kanyang mga turo, utos at pangako, nakakaasa tayo sa isang bagay na talagang kahanga-hanga, tunay na mahimala na nakakahawi sa dagat na pula at aakay sa makabagong Israel tungo sa isang lugar kung saan may kapayapaan. Ang takot na maaaring dumating sa mga tao sa mahihirap na panahon ay isang pangunahing sandata sa mga paraang gamit ni Satanas para gawing malungkot ang sangkatauhan. Siya na natatakot ay mawawalan ng lakas sa labanan ng buhay sa paglaban sa kasamaan. Sa makatwid, laging sinisikap ng kapangyarihan ng demonyo na magkaroon ng takot sa puso ng mga tao sa lahat ng panahon. Naharap na sa takot ang sangkatauhan. Bilang mga anak ng Diyos at mga ina po ni na Abraham, Isaac at Jacob, kailangan nating hangaring iwaksi ang takot sa mga tao. Ang mahiyain at takot ng mga tao ay hindi magagampan ng mabuti ang kanilang gawain at hindi nila magagawa ang gawain ng Diyos. Ang mga banal sa mga huling araw ay may isa sa katuparang banal na misyon na hindi dapat mapawi ng takot at pag-alala. Sinabi ito ng isang apostol ng Panginoon ng araw, ang susi sa pagdaig sa takot ay naibigay na sa pamamagitan ni Propetang Joseph Smith. Kung kayo ay handa, kayo ay hindi matatakot. Ito po ay matatagpuan sa Doktrina at Mga Tipan, chapter 38, verse 30. Ang banal na mensaheng iyan ay kailangang ulitin ngayon sa bawat stick at ward. Yun. Na isa palang ano ng sandata ng ating kaaway ni Satan na magkaroon tayo ng takot sa nararamdaman natin, yung hirap o mga sakit, na para manghina tayo. Pero kung parati tayong umasa sa Diyos, magkaroon tayo ng pananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. Alam ko na ang mga patibong ng ibil sa atin ay hindi mananaig. At nagpatutuo ako sa inyo na mahal tayo ng ating mapagmahal na Ama na nasa langit. Tulad ng popular sa banal na kasulatan sa Biblia, sa John 3:16 na matatagpuan, na mahal na mahal niya tayo, binigay niya yung kanyang bugtong na anak
ang ating Panginoong Jesucristo para magbayad sala para sa atin. Sa ipapagpapatawad ng ating mga kasalanan at ganun din na sa kanyang buhay, inialay niya, siya ay namatay at muling nabuhay nang ang lahat ng tao ay magawa rin na tumayo sa kanya pagdating ng buhay. Alam ko ng mga ibinahagi ko sa inyo ay totoo at ito ay iniwan ko sa pangalan ni Jesucristo. Amen.